Brad, pwede ba ninyong ipaliwanag about Halloween dahil malapit na? O, sino magpapaliwanag? Dahil galing daw ito sa Celtic Festival of Samhain or Samhain. Brother Wendell ang galing dyan. Magaling si Brother Wendell niya. Brother Wendell! Brother Wendell! Yes. Ayun, magaling si Brother Wendell dyan. Siya bahala dyan. Okay, Brother Wendell, go ahead. No, yung sa Halloween. Okay, yung... Sabi niya, Brother Wendell, kasi may nagsabi daw na galing daw ito sa Celtic Festival of Samhain. Mali, no? Kaya nga idineklara ng simbahan niyan para mahinto yung pagan practices noon. Yun ang deklarasyon ng simbahan. Una, yung Halloween, hindi yun pagdiriwang ng mga demonyo. Taliwa sa mga makikita natin, no? At mayroon pang parokya na nag-promote, may parokya na nag-promote na manood ng horror movies, yung youth. Dapat sana, no? Kaya kahit si Father Winston Kabadik Order of Preacher isang exorcist, nag-comment dun sa post nila. Okay. Yung Halloween, sa salitang Hallow, Holy, para sa ating mga Katoliko, merong Hallows Eve. Kailan yan? Huwag niyong kalimutan, ha? October 31. Anong dapat gawin? Inanyayaan tayo sa simbahan niyan na magsimba, mangungumpisal, at magsagawa ng fasting. Huwag niyong kalimutan, October 31, Hallows Eve. At November 1, obligado tayo, holiday of obligation yan. No? Na magbisita sa sementeryo. Magbisita tayo sa sementeryo, mag-attend ng misa, lalo na sa Pizza Dos. Pero hindi lang yan hanggang Pizza Dos, ha? Hanggang Pizza Otso yan. At merong mga prayers na dapat magamit ang lay na pwedeng gagamitin bawat isa sa atin sa pagbisita natin sa libingan ng ating mga mahal na yumao. Dala ang holy water. At tandaan natin ito na ang simbahan ay naghayag ng plenary indulgence, of course, under the usual conditions. Ano po ba yung usual conditions? Una, hilingin natin sa morning prayer. I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. Pangalawa, mangungumpisal tayo, pwedeng before or ilang araw. Pero mas mabuti, before, no? O October 31, makasagawa na ng kumpisal. Pangatlo, na-i-pray natin ang intention sa Santo Papa. Alam naman ng bawat isa ang plan. So, kung masunod natin ang kondisyon, ulitin natin, kung masunod natin ang conditions to obtain plenary indulgences, ayon sa aral ng simbahang Katoliko, mula sa Pizza Uno hanggang Pizza Otso, sa pagbisita natin sa cementerio, tag-iisang kaluluwa sa purgatorio ang maiahon bawat araw patungong langit. So, ibig sabihin, kung alam na yan ang bawat isa,
at sinunod natin yan, sa dami natin, eh dami ding maiahon. So, yung tinatawag nila na galing sa pagano, walang pagkakaiba yan sa atake nila na Christmas galing sa pagano. Atake yan ng ibang mga nagsusupport ang sikta sa ating panahon ngayon. But, yun ang tinatawag na pagan influence fallacy. Ngayon, kung ayaw ninyo sundin kung saan yung mga pagano unang gumagawa at di nyo dapat sundin yon, edi huwag kayong susunod ng kalendaryo. Dahil ang kalendaryo, unang gumagawa yan ay mga pagano. Mula pa sa Julian calendar. At ang mga pangalan ng araw ay pangalan ng mga Diyos-Diyosan yan. Kahit na ang Saturday, sa pangalan yan sa planetang si Saturn. Ang Sunday, Jesolis, the day of the sun. Ngunit dahil kine-Christianize yan sa pamamagitan ng Gregorian calendar, ang Sunday ay tinatawag na sa Latin na Dies Dominica. Nasa Spanish Domingo, sa English Lord's Day. Kaya yung pagsabi na ang mga pagano ay nagsagawa ng Halloween at sinunod ng simbahang Katoliko, wala tayong mabasa sa history na nagdiwang ng All Saints Day at All Souls Day ang mga pagano. Bagkos, idiniklara ng simbahan para mahinto yung celebration noon sa pagdiwang ng mga Diyos-Diyosan na nakamaskara. Yun po, Bro Jerry. Okay. Salamat, Bro Wendell. Okay, thank you sa iyo, Bro Wendell. Ang undas, may mas malalim palang pinaghuhugutan. Panahon ito ng paggunita sa mga namayapa natin mahal sa buhay. Tama yan, Susan. Para mas maunawaan ang tungkol sa pagdiriwang ng undas, makakasama natin si Fray Robin Plata ng Order of Augustinian Recollects. Welcome sa Dapat Alam Mo, Father Robin. Maraming salamat, Kuya Kim and Miss Susan. Father, thank you. Matanong ka lang namin, no? Ilan taong ka na, Father? 35 na po ka. Hindi ka mukhang 35. Salamat po. Para pwede ka pa sumali sa Sparkle, Father, ha? Oo, Sparkada? Oo, Sparkada, di ba? Ito, Father, nakasanayan na yung pagkakaroon ng Halloween parties ng karamihan sa atin, di ba? Pero may itinakdabang talagang Halloween celebration ng simbahan. At kung meron, saan o paano ba ito nagsimula? Okay. Short history lamang po ng pagdiriwang ng Halloween, no? Sa taong 603 po, when Pope Boniface IV, dedicated yung Pantheon sa Rome in honor of the Blessed Virgin Mary and all the martyrs, diniklara po niya na May 13 ang Feast of All Martyrs. All Martyrs. Okay. Yeah. But in the 8th century, si Pope Gregory III transferred niya yung celebration ng Feast of All Martyrs from May 13 to November 1. Yun yung pinagdiriwang natin ngayon. Bakit yung transfer, Father? Para mas maging bigyan po ng tamang pagdiriwang ang mga buhay ng mga santong namatay. Lalo na mga martir, ang mga santo na sumunod sa yapak ng Kristo. Eh, na nga, Father. Eh, mga santo. Eh, bakit pag nagsaselebrate tayo? Parang mga demonyo ang mga kampo ng kadiliman ang nakikita natin. Oh, eh, martir palang pinag-usap. Martir pala, mga santo. Parang kabaligtaran. Kabaligtaran ang nangyayari. What happened? So, ngayon nga po, November 1 is the Feast of All Saints, declared by Pope Gregory III and Pope Gregory IV. Pinalawak po niya ang celebration nito sa buong Katolisismo, sa buong sa Universal Church. Nagkaroon po ng pagkakataon ng iba't ibang simbahan, mga local churches, lalong-lalo na sa Europe, na i-practice yung kanilang mga ginagawa. For example, ang mga French Catholics, sila po yung gumagawa ng nagko-costume sila every November 1. Ang mga Irish Catholics, sila yung nagka-carve ng mga pumpkins. Kasi magaling sila mag-carve, ang Irish Catholics. And then, ang mga English Catholics naman, sila yung nagbabahay-bahay at nangihingi ng mga soul cakes
Yung soul cakes na yun, yung parang ibinibigay sa mga nagbabahay-bahay para ipagdasal yung mga namatay. Oh. So, nung nag-transfer sila from Europe, nag-migrate sila to America, which is a predominantly Protestant country, nagkaroon na ito na ngayon ng pagan practice. So, nagkaroon na... Ang roots daw ng Halloween ay pagano. Totoo po ba? Hindi po natin masasabi na ito po ay nanggaling sa pagano dahil early time pa lamang po sa simbahan, ipinagdiriwang na po ang araw ng mga banal. Bakit po nadikit ang araw ng banal sa araw ng patay? Yun nga po, dahil ang November 1 is the Feast of All Saints. Okay. November 2 ay ang pagdiriwang natin ng lahat ng mga namatay. Tatlong araw po ang pagdiriwang actually natin ito nung tinatawag na All Hallows Tide. No? Yung October 31 ng gabi, kung saan pinagdiriwang ngayon. Ngayon, yung gabi ng mga banal, kaya bukas. Halloween, bukas Hallows Eve, Holy, Holy Eve, gabi ng mga banal. And then November 1, All Saints, lahat ng mga banal. At ang November 2, lahat ng mga yumaona na nandun pa sa purgatorio. Napaka-importante po ng Halloween, ditong Hallows Eve nito, connected sa November 1 at November 2 dahil dito po pinagbibigyan tayo ng pagkakataon na magnilay na tayo ay mamamatay din. Tama. Lahat tayo mamamatay, hindi tayo forever, walang forever sa mundo. Walang forever. At dahil nga po doon sa pagdiriwang na ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng simbahan na pasalamatan yung mga nauna sa atin na namatay na namuhay ng buhay kabanalan na naaayon sa katuruan ni Kristo. Pinagbibigyan din tayo ng simbahan na pagnilayan ang mga nauna sa ating mga namatay para ipagdasal sila yung mga namatay na. At nang sa gayon, tayo rin, pag dumating na yung panahon natin, pag tayo nang namatay, tayo naman ang ipagdarasal. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I'm